eto na, tomorrow is the day. Nakabili na ako ng pang-decor at gift para sa espesyal na araw bukas. Gumising ako na maaga para kunin ang pinagawa kong cake at para kausapin na din ang mga pinsan niya na kinantsaba ko na din. Dumating na nga ang pinakaantay kong araw. Ito na at nagsisimula na kami mag-ayos. Ang alam niya sa mga oras na to ay late celebration ng anniversary ng pinsan niya. Kaya kailangan kong mauna para tumulong sa pag-aayos. Dali ka muna, pag-games to, pag-games. Ha? Pag-late, mag-games. Pag-late, tanggalin sa lamin mo. Yan. Ang paulo to. Ano mang games? Games yan, pag-late na magpapag-games. Kasi try mo yan. Parang alam ko na to, ah. Hindi mo alam yan. Dali ka. Wait mo ako. Oo. Baka gamit pa tong face mask, ah. Sige. Sige. Dito lang. Ano to? Dito. I'm very responsible father.
kayo para maayos ang mga bagay na di. Saka kayo, ano pala, may gift pala ako sa'yo. Ano, yung relo kasi simula ngayon, gusto ko lahat ng oras mo. Kasama mo na kami sa video. Talaga? Ikaw lang tanging ko, ikaw lang mahal ko. Iintayin ko pa rin ang pagbalik mo sa tabi ko, oh mahal ko, oh, oh. May dahilan talaga si ama kung ba't tayo'y pinaglayo para maayos ang mga bagay na di tayo nagkasundo. Marami akong natutunan nung mawala ka sa tabi ko. Alam mo aking mahal, ikaw ang missing piece ng pass. Kaya ito, gumawa si ama ng pagkakataon, pagkakataon. Salamat Panginoon, dahil di mo hinayaang tuluyang masira ang pamilyang meron kami. Salamat dahil ikaw mismo ang gumawa ng paraan para magkasama-sama at mabuo kami. Nagkaroon man ng matinding problema, malaking pagsubok na dumating sa buhay natin. Pero eto tayo ngayon. Masaya at tinatama ang mga maling na pagdaanan. Sabay na nating haharapin anumang pagsubok, anumang hamon ng tadhana sa ating dalawang mahal. Bubuin natin ng pamilyang nararapat para kay Kenneth. Maraming salamat po sa inyong lahat na nagdasal at naniwala na kaya namin ayusin ang nasirang relasyon namin na ngayon ay yamang maituturing.